maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang The Equalizer 2. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa loob ng isang tren na patungo sa Istanbul, Turkey. Sa loob, makikita natin ang isang lalaking Muslim na may mahabang balbas at nakasuot ng sombrero. Tila nalilibang siya sa isang libro, ngunit ang totoo, binabantayan niya ang isang pamilya na binubuo ng ama, ina, at isang batang anak na babae. Ang pangalan ng lalaking Muslim ay Robert McCall at nagbalat kayo siya bilang isang lokal. Nang tumayo ang ama para pumunta sa dining car, sinundan siya ni Robert. Nakipag-usap siya sa lalaki, na nagtanong sa kanya ng kanyang layunin sa pagpunta sa bansa. Sumagot si Robert na naririto siya para hanapin ang isang Turkish na lalaki, na nagpakasal sa isang Amerikanong babae at nagkaroon ng isang anak na babae sa kanya. Isa siyang mapang-abusong lalaki na pilit na dinala ang anak na babae sa Turkey. Nang marinig ito, nalaman ng lalaki na nagsasalita si Robert tungkol sa kanya at dahan-dahang bumangon. Bago umalis papunta sa isang bagon, sinenyasan niya ang ilang lalaki na sila na ang bahala kay Robert. Lumalabas na meron siyang kasamang security na umatake kay Robert, ngunit hindi ito magandang ideya dahil si Robert ay isang former Marine at walang problema sa pagpapabagsak sa kanila at pagkatapos ay umupo sa tapat ng Turkish na lalaki. Habang inaayos ang kanyang manggas, binigyan niya ang lalaki ng dalawang pagpipilian, ang mamatay na may kaunting nararamdamang sakit o mamatay habang nakakaranas ng sobrang sakit. Lumipat ang eksena pagkalipas ng isang buwan, kung saan makikita natin ngayon si Robert na nagmamaneho ng itim na kotse sa isang lungsod at nagtatrabaho bilang isang Grab driver. Naghintay siya sa labas ng isang gusali para kunin ang kanyang pasahero na si Sam. Si Sam ay isang matandang lalaki na nasa gitna ng isang kaso upang subukang hanapin ang matagal nang nawawalang kapatid. Lumalabas na napakadaldal na tao ni Robert, kung saan madalas siyang nakikipag-usap sa ilan sa kanyang mga pasahero, habang pinagmamasdan lang ang iba. Makikita rin natin si Grace, ang ina ng batang babae na iniligtas ni Robert mula sa tren na papunta sa opisina ng kanyang abogado. Doon, nakita niyang ligtas at hindi nasaktan ang kanyang anak at nagyakapan ang mag-ina habang umiiyak. Naging posible ang lahat ng ito dahil kay Robert at lubos silang nagpapasalamat sa kanya. Samantala, sa isang lugar sa Brussels, isang lalaking nagngangalang Calbert ang umuwi sa kanyang bahay. Nang tinanggal niya ang kanyang coat at naglakad sa dining room, umaasa siyang makikita ang asawa, ngunit laking gulat nang makita niya itong nakaupo at umiiyak. Puno ng dugo at mga pasa ang mukha ng kawawang babae. Bago pa makakilos si Calbert, biglang nagpakita ang tatlong lalaki, at ang isa sa kanila ay binaril sa ulo ang kanyang asawa sa harap niya. Pagkatapos, pilit nilang pinaupo si Calbert at inilagay ang isang baril sa kanyang bibig, bago hinila ang gatilyo. Bumalik ang eksena kay Robert, na patuloy na nagtatrabaho bilang Grab driver. Dumating siya para sa kanyang pinakabagong pasahero, at nakitang tinulungan ng isang lalaki ang isang babae na makasakay sa taxi ni Robert. Tila labis ang nararamdaman niyang sakit, ngunit walang sinabi si Robert. Siya ay posibleng pinagamit ng droga at ginahasa. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Robert sa apartment ng parehong lalaki at ipinaalam sa kanyang dinala niya ang babae sa ospital kung saan natagpuan nila ang maraming sugat sa kanya. Matapos silang sabihang gawin ang tama, sinubukan ng lalaki na atakihin si Robert, ngunit ginamit ni Robert ang card ng lalaki para hiwain siya sa mukha bago binali ang kanyang buto at buto ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, alam na natin na masamang maging kalaban si Robert dahil kaya niyang baliin ang buto ng mga kalaban ng walang kahirap-hirap at ginawa niya ang lahat ng ito sa loob ng hindi hihigit sa 30 segundo. Siya ay isang trained Marine at halos hindi normal pagdating sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, umuwi na si Robert sa bahay kung saan nakita niya ang kaibigan at dating kasamahan na si Susan na naghihintay sa kanya. Nagulat siya nang makita siya doon at malugod niyang winelcome ang babae. Nag-usap silang dalawa habang naghahapunan. Sinabi niya kay Robert na kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang murder case ng mag-asawa sa Brussels, kasama ang kanyang partner na si Dave. Malalaman din natin na kaarawan ng asawa ni Robert, isang bagay na matagal na niyang nakalimutan, ngunit bilang isang mabuting kaibigan, iminungkahi ni Susan na lumabas-labas siya at maghanap na ng iba. Kinabukasan, makikita si Susan na nakipagkita kay Dave, kung saan tinalakay nila ang murder sa Brussels, bago lumipad patungo sa lokasyon.
Sabay silang bumisita sa pinangyarihan ng krimen at kalaunan ay pumunta na si Susan sa silid ng kanyang hotel para magpahinga. Doon, inatake siya mula sa likuran ng dalawang lalaki at ginawa niya ang lahat upang labanan ang mga ito bago siya na-corner sa kwarto. Samantala, nakikipag-usap si Robert kay Miles, isang teenager, na nag-alok na muling pipinturahan ang nasirang hardin ng kapitbahay ni Robert. Hindi nagtagal, nakatanggap si Robert ng tawag mula sa asawa ni Susan na si Brian, na ipinaalam kay Robert ang tungkol sa pagpatay kay Susan. Lumipad si Robert patungong Washington para sa libing, at kalaunan ay sinimulan niyang imbestigahan ang pagkamatay ni Susan, sa pamamagitan ng pagsuri sa mga camera footage mula sa hotel, pati na rin ang mga larawan ng crime scene. Sa kabilang banda, makikitang nagsasaya ang dalawang lalaking pumatay kay Susan. Biglang tumunog ang isang cellphone, at nang pulutin nila ito, isang bomba ang sumabog sa kanilang apartment. Ipinakita sa atin ang taong nag-orkestra ng pagsabog, at siya ang isa sa tatlong lalaking pumatay sa mag-asawa sa Brussels kanina. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Robert ang pagpatay kay Susan sa pamamagitan ng mga CCTV footage mula sa hotel. Nakipagkita siya kay Dave para pag-usapan ito at ibinahagi niyang naniniwala siyang planado ang pagpatay kay Susan. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-aralan ang kasong ginagawa ni Susan bago siya pinatay, upang matukoy kung may kaugnayan ang kasong yun sa pagpatay sa kanya. Makikita natin ang paraan kung paano gumagana ang isipan ni Robert, kung saan iniimagine niya ang kanyang sarili sa crime scene habang inaalam kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos ay tinawagan niya si Dave, upang i-update sa kanya ang taong gumawa ng mga pagpatay sa Brussels at pagpatay kay Susan, ay parehong kaliwete. Maya-maya, habang ipinagmamaneho ni Robert ang isang pasahero, napansin niyang kakaiba ang ikinikilos nito. Hindi nagtagal, bumunot ng kutsilyo ang lalaki at akmang sasaksakin si Robert, ngunit sinimula ni Robert ang pag-swerve sa sasakyan. Nagawa niyang masuntok ang lalaki sa muka, at pagkatapos ay binaril niya ito, at nangyari ang lahat habang nagmamaneho siya ng sasakyan. Pinasabog niya ang kanyang sasakyan at ang lalaki sa loob para alisin ang anumang ebidensya, ngunit tiniyak niyang kunin muna ang telepono ng lalaki. Kinabukasan, binisita niya si Dave sa kanyang bahay para sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Sinabi niya na ang lalaking ipinadala upang patayin siya kahapon, ay ipinadala ng parehong tao na nasa likod ng mga pagpatay sa Brussels at pati na rin kay Susan. Inilagay niya ang bagong nakuhang cellphone sa harap ni Dave at tinawagan ang numerong nakita niya dito. Nagsimulang tumunog ang sariling telepono ni Dave at dito nabunyag na siya ang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay. Noon pa man ay alam na ito ni Robert, ngunit nais niyang bigyan ng pagkakataon si Dave na ipaliwanag ang kanyang sarili. Inamin ni Dave ang lahat ng mga pagpatay at sinabing naging siyang isang mersenaryo matapos maramdamang ginamit lang siya ng gobyerno. Kinailangan niyang patayin si Susan dahil kalaunan ay malalaman din nito na siya ang nasa likod ng pagpatay sa Brussels. Pagkatapos ay dinala niya si Robert upang makilala si Nick, Ari at Kovac, ang tatlong lalaki na gumagawa ng aktwal na pagpatay. Dito rin nabunyag na si Robert ang mismong nagsanay sa kanila noong nasa CIA pa sila. Nang makilala ang mga killer, nangako si Robert na maghihiganti siya sa kanila para sa ginawa nila kay Susan. Isang araw, pumunta si Dave at ang kanyang tatlong kaibigan sa bahay ni Brian para patayin din siya, ngunit hindi nila siya nakita doon. Nakita na ni Robert na mangyayari ito, kaya dinala niya si Brian sa isang safe house. Dahil sa galit, nagmaneho ang mga lalaki papunta sa bahay ni Robert, kung saan pinipinturahan ni Miles ang dingding sa bahay ng ating bida. Naramdaman niyang may masamang mangyayari, at agad na tinawagan si Robert. Binuksan ni Robert ang feed mula sa kanyang mga surveillance camera at ginabayan si Miles na magtago sa isang lihim na silid. Nang makapasok na ang kawatan, nakita ni Miles si Dave mula sa two-way mirror. Naghinala si Dave tungkol sa salamin at babarilin na niya sana ito, ngunit biglang tumawag si Robert para sabihin sa kanyang nasa isa siyang lugar na alam din ni Dave. Agad na umalis si Dave at ang kanyang mga tauhan, at si Miles naman ay lumabas na mula sa kanyang pinagtataguan sa pag-aakalang umalis na sila, ngunit na-corner nila si Miles at tinutukan siya ng baril. Samantala, nagmaneho si Robert patungo sa isang bayan kung saan siya dating nakatira. Inilikas ang buong tao sa bayan dahil paparating ang isang malakas na bagyo. Hindi nagtagal, dumating si Dave at ang kanyang mga tauhan, at pilit na pumasok sa bayan sa pamamagitan ng pagpatay sa isang pulis.
Pumunta sila sa lumang bahay ni Robert at ginalugad ang buong property upang hanapin siya, ngunit wala ito kahit saan. Pagkatapos, siniyasat nila ang mga nakapalibot na bahay, ngunit wala din silang napala. Nagpa siya si Dave na ilagay ang sarili sa itaas ng isang tore upang makakuha ng mas magandang view at masubaybayan ang tatlo pang kasamahan na naghiwa-hiwalay para hanapin ang dating Marine. Ang karanasan at kasanayan ni Robert ay walang katulad at higit na mas magaling kesa sa pinagsama-sama nilang karanasan. Naglagay siya ng mga bitag para sa kanila at walang kamalay-malay silang nahulog dito. Pumunta si Kovac sa isang tindahan, kung saan sa tingin niya ay nakita niya si Robert, ngunit pinatamaan siya ni Robert ng isang harpon sa kanyang ulo. Sinundan siya ni Ari, ngunit una siyang nahanap ni Robert at hiniwan ng napakarami ang buong bahagi ng kanyang katawan. Sinundan ni Nick si Robert sa isa pang tindahan at tumilapon sa isang pagsabog na gawa ng harina. Sa huli, si Dave na lang ang natitira. Nasa itaas pa rin siya ng tore habang nakatingin sa isang sniper rifle. Tinawagan niya si Robert at ipinaalam sa kanyang nakakulong si Miles sa trunk ng sasakyan at papaputukan niya ito kung hindi isusuko ni Robert ang kanyang sarili. Nagpaputok si Dave ng ilang shot, ngunit hindi lumabas si Robert. Nang papatayin na niya si Miles na nakatali sa loob ng kotse, binaril ni Robert ang isang gulong para hindi tamaan ni Dave ang bata. Habang galit na hinahanap ni Dave si Robert, lumingon siya para lang makita na nakaakyat na si Robert sa tore at naglaban sila. Tinangka ni Dave na saksakin si Robert, ngunit napakabilis ni Robert para sa kanya. Sinundot ni Robert ang mata ni Dave, kinuha ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya sa tiyan, at pagkatapos ay hiniwan niya ang leeg ni Dave mula sa likod. Itinapon niya ito mula sa tore, kung saan siya tumama sa mga bato at tinangay sa karagatan. Pagkatapos ng laban, agad na hinanap ni Robert si Miles na nanginginig sa sakit ng mabaril siya sa binti. Dinala niya ang kawawang bata sa kanyang lumang bahay upang gamutin ang kanyang sugat at makikita natin si Robert na tinitingnan ang larawan ng kanyang namatay na asawa sa isang frame. Sa huling eksena, ipinakita si Miles na nakasakay sa school bus papunta sa art school kung saan may isang batang babae ang lumapit sa kanya at nag-usap sila. Samantala, dumating ang kapitbahay ni Robert na si Fatima at nakita ang wall painting na may eksenang nagpapaalala sa kanya ng kanyang bansa. Sa katabing dingding, nakasulat ang mga salitang "I'll leave you with the best of myself." Nang makabalik sa dati niyang bahay, tumingin si Robert sa tahimik na dagat at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.